Ako inaayos siya at in-expand kasi may darating akong friend na sabi niya gusto niya mag-tent dito sa aking garden. Lagay ko yung bird nest dito habang wala pa akong kutsarita at maganda naman siyang tingnan dito.
Kaya ako inaayos siya at in-expand. Kasi may darating akong friend na
sabi niya, gusto niya mag-tent dito sa aking garden. So, hindi magkasyang tent niya kasi malaki. So, yung size niya is malaki, basta malaki siya. So, sinukat ko. Parang alangan yung laki. Kaya ito, ginawa ko. In-extend ko yung garden ko. So, siguro mga dalawang dangkal yung ginagdag ko. Kasi maliit lang yung to. So, ngayon malawak na. At syempre, maganda rin yung mapalaki para pag nagkaroon ako ng coffee table. So, maganda yung impact ng magandang tingnan. Kasi malaki yung ground. Tapos yung may maganda rin yung medyo malaki yung coffee table. So, ayun nga, pinagandaan ko yung pagdating ng friend ko. Kasi nga, gusto niya mag-tent dito. So, pag hindi magkasya yung tent, siguro mag-hotel na lang sila. Kasi marami naman dito. Parang hotel na maliliit. So, makaka-ano naman sila doon. Maka-accommodate naman sila. Kaya lang sabi niya, mas gusto raw nila mag-tent. At gustong ma-experience yung pagtulog dito sa labas, dito sa probinsya. Kasi malamig dito sa gabi. Hindi ko lang alam kapag dumating na sila kung malamig pa rin. Kasi summer na medyo umiinit na yung panahon. So, ito, ayusin ko pa rin yung halaman dyan. Kasi mas maganda pa rin yung maganda yung tingnan. Kahit na pinalawa ko na to, gusto ko maganda pa rin yung tingnan dyan. So, nasa isip ko na yung anong gagawin ko. Kaya madali lang. Na ilagay ko na yung mga puting bato na kinuha ko pero kulang pa rin kaya mamamulot pa rin ako. So ibabalik ko na yung halaman dito. Although ang halaman dito parang ano bang nakalagay dito, yung dalawang paso lang, pero siyempre marami naman akong reserve na nasa paso para mas magandang tingnan. So ilalagay ko dito yung halaman, arrange ko na lang para medyo magandang tingnan, para hindi naman para hindi ganito na parang nakatiwang-awang lang. So, mas maganda siyempre, mas maayos. Kapag may dumating na sila at kailangan alisin yung halaman, so alisin ko na lang para lagyan ng tent. So, sa ngayon, lagyan ko muna siya ng mga halaman para magandang tingnan. Ilagay ko yung bird nest dito habang wala pa akong kutsarita. At maganda naman siyang tingnan dito. Ay, nakakuha ko ng matagal na itong halaman na ito dito. Napabayaan ko na natutuyo na. Nakalimutan ko na nga ito. Ayan, so mas magandang tingnan. Kasi ito, dito.
Kaprom D, medyo matagal na akong hindi nagsha-shoutout at naipon na. Pero hindi naman siya karami. So kaya mag-shoutout po muna tayo mga Kaprom D. So shoutout po to Ma'am Yuli Early. I think nasa ibang bansa siya at kababayan ko po siya na isang taga Bicol din. Jasmine Tabigni of Ilocos Norte. Jasmine Tabigni of Ilocos Norte. Anisi Salazar of San Andres Quezon. Shout out to Bad Ruben Aquino of Davao City. Reglo Rosales, shout out po sa inyo sir. Gina Gulay of Tansa Cavite. And ayun si Marites. Marites Ramirez from Abra. Ayan po, maraming pong salamat sa inyong pagsusubaybay sa aking mga munting video. So ayan po mga kaprondi, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking munting channel, ay mag-subscribe na po kayo para managdagan na po yung subscribers ko. At ayun po, huwag nyo rin pong kalimutan i-touch yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong posts. At syempre, pakishare na rin po yung video kung meron po kayong time. Maraming pong salamat sa inyong panonood. At ako po si Ariel Abilla, ang yung certified Prom D. Mabalos po.